Walang nangyaring pamumulitika sa budget hearings ng Senado at Kamara para sa pondo ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. taliwas sa mga naging pahayag ng kanyang vice-presidente na si Sara Duterte. Sinabi ito ng Pangulo habang nagsasagawa ng aerial inspection para makita pinsalan dulot ng bagyong Enteng. This is subsidy hearing. There's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established and it has nothing to do with politics. Kung noon ay mabilis ang pag-aproba sa hinihinging budget ng Office of the Vice President dahil sa parliamentary courtesy, ngayon mas matindi ang pagbusisi ng mga mambabatas sa 2025 budget ng OVP. Matatandaan nagkainitan ang Vice Presidente at Senator Risa Hontiveros sa hearing ng Senate Finance Committee nang ungkatin ng Senadora ang librong isinulat ni Duterte at ang 10 milyong pisong budget para rito. Nagkaroon din ng mainit na diskusyon sa Kamara nang tanungin naman ng mga mababatas ang Vice Presidente tungkol sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Sa huli, ipinagpaliban ang kanilang deliberasyon sa address ng Setyembre. I don't know how she can characterize these things, which is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate so that they know how what the budget will look like. So there's malayo sa politika. Patuloy ang paglala ng hidwaan sa pagitan ng presidente at vice-presidente simula nang magbitiw sa gabinete si Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng vice-presidente na ang political attack umano sa kanyang pamilya ng aniyay alyansa ng Makabayan Block, House Speaker Martin Romualdez at Administrasyong Marcos ay para mapagtakpan umano ang mga tunay na problema ng bayan. Agad naman itinanggi ng Makabayan Block na merong alyansa. Giit nila, harapin na lamang ng vice-presidente ang mga tanong ng kongresista sa susunod na budget deliberation. Ayon pa sa ilang mambabatas, dapat ring ipaliwanag ni VP Sara ang Commission on Audit Findings sa paggastos ng Department of Education noong 2023, nung siya pa ang kalihim nito. Samantala, tinawanan at tinawag na fake news ng Pangulo ang lumutang na balita sa social media na isinugod siya at ang First Lady sa ospital kamakailan. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan, huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Okay ka ba? Wala, kalukuhan lang yan. Siniguro rin ng Pangulo na maayos ang kanyang kalusugan. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.